Ayan, magandang umaga po mga katrabaho. Ayan, nandito na po tayo sa ating site. Ayan, meron po tayong ipapakita sa inyo ngayon na bagong para meron po kayong mga konting mapupulot sa ating ano. Di ba pag nagpapatayo po tayo ng mga bahay, minsan pag maanay yung pong ating lupa, minsan bago po tayo magpatayo ay di ba nagpapa-retrieve po tayo ng gamot, no, sa mga kontra-anay po, mga katrabaho. Ngayon na meron po tayong bagong matututunan sa Katrabaho TV. Ayan, meron po tayong ginawa ngayon dito sa ating ginagawang flooring dito sa labas, mga katrabaho. Ayan, nagpalagay po tayo ng mga PVC. Ayan, hanggang doon po yan. Doon. Hanggang po doon yan. Bali dito, ginawa na lang natin tatlong PVC na ay pambuka, meron siyang bukasan dito. Ayan. Pag ito binuksan natin, ayan, bubuksan natin dyan, bubuksan natin ang gamot ng ating pang retreat sa anay. Hindi na po katulad dati, di ba, mga kuminsan ang ginagawa po, pag nakatayo na po yung mga bahay na una, di ba, minsan na gagawin natin, tatawag tayo ng mga nagre-retreat ng mga para sa anay. Ang ginagawa po nila ay, di ba, binubutasan po lahat ng gilid. Kuminsan, kung ano ba, naka-flooring na yung kapaligiran ng bahay mismo ay magbubutas po sila. Pero ngayon na gagawin po natin, ayung pinagawa pala natin ngayon ay nagpalagay na tayo na kagad ng PVC. Bali, dyan na po yung bubuhos yan. Pag gusto nyo maglagay, kahit anong taon, anong buwan, pwede nyo malagyan ng mga gamot. Kayo na lang ang bibili ng gamot para buksan niya na lang yan, tapos bubuhusan na lang dyan. Gawa na lang kayo, maglagay na lang kayo ng pinaka imbudo, yung pang sahod, tapos ibubuhus na lang po yung gamot, tapos yung gamot doon ay dadaloy na po yan dito, dyan sa pinaka gilid na yan. Kaya yung mga anay, hindi po sila madaling makalapit sa bahay natin na ginagawa, mga katrabaho. Kaya ayan yung mga bagong bagong paraan na para hindi na po tayo sa susunod ay magpapabutas pa, bubutasan lahat ng flooring, paiikutan para hindi na makapasok yung anay, kumbaga kontra sa ano din yan, anay. Tapos dito meron din po tayo, nakabaon na rin yan. Ayan. Kung pamamasan nyo mga dito, napaka ano nila, sinsin, no? Ito po, doon po kasi ang gagawin natin ay may tile siya para hindi siya masyadong madaming mga butas na ilalagay. Kaya nagpalagay na lang ako ng PVC na nakadaloy. May mga butas-butas po sa ilalim yan. Kaya pag binutasan mo yung gamot, sigurado na po sa lupa yun. Para makontra na yung mga anay. Kaya dito sa likod, ganun na rin po yung ating gagawin. Paikot po yan. Hanggang doon. Ayan, tapos yung ating, ayan, ito naman yung ating drainage na gumagawa tayo ng catch basin palabas ng tubig papunta dun sa likod, dun sa pinakasapa, mga katrabaho. Ayan. Kahit dito, ganun din yung ating gagawin. Kaya yung mga gustong bagong nagpapatayo ng mga bahay, ganun na lang po yung gawin. Kung gusto nyo lang, kung gusto nyo gayahin, ay pwede nyo pong gayahin. Baga, nagbibigay lang po tayo ng konting tip, mga katrabaho. Ayan, lalo na yan, oh. Bigay ko ng tip sa inyo yan. Kung gusto nyo. Tama, pwede na yan. Okay. Saka yun doon, meron na, no? Patapos dito, tapatan mo rin yung dito mamaya, oh. Nakapagsilang ka na? Hindi pa, sisilang ko lang. Sige. Pati mo ang pag-aalis kayo. Sige, magpapatulong ka na mag-aalis. Sige. Yun! Pata na, matasita. Baling, bababa yung pagdata na. Kaya itong flooring. Kaya nyo niya ang pasipa yung mamaya.
Yan. Tapos meron tayong bagong technique ng pagkakabit ng mga hamba. Ayan, bakit may ano yan? May sapin. Wala sa hulog. Ano yung wala sa hulog? Yung? Palatada. Palitada. O, sandali. O, di gawin nyo. Ito yung labas natin. Ang kaunti. Para mayhabol natin dun sa ano. Kasi ito yung ano natin, no? O, para ito yung mayhabol natin. Labas nyo ng konti ito. Uwan nyo. Yung ilalabas. Oo, yun ang ilabas nyo. Di baling ito yung kunin yung pantay. Sa ilalim. Sa ilalim. Yes, the men. Ayan. Ayan yung mga... Oh, bakit? Anong nangyari? Tumatawa ka naman lagi. Ito... Okay. Ayan. Magka... Ano yan? Magka-tandem yan. Kaya tingnan yung mga noo nila. Ay, ano natin yung noo. Ayan mo. Napakaliwanag noo. Lalo na yung isa. Noo mo isa. Ayan mo. Pati yung galikod, lumiliwanag na rin. Pakpakanggay na. Ako sa ilim, isa. Ayan mo. Ayan, yung mga bagong style ng pagkakabit ng mga hamba pag nagkakabit tayo. Ayan. Ginagamitan na lang natin ng, ano, ng double paring. Tapos i-block screw siya rito. Kaya lang, pagkakabit na natin ng metal paring at saka na ipakapit na natin yung hamba, di ba, naka-block screw na siya. Kailangan pagkakabit niya, pagkatapos, ay lalagyan pa rin natin siyang pinakasuporta. Kasi itong metal paring, medyo malambot po yan. Kumbaga, ito lang yung pinaka-guide natin. Tingnan nyo, kahit isang brace lang naman siya, kung nasa loob lang yung brace niya, hindi na siya, ano, hindi na siya maghalaw. Oh. Firme na siya, makakatrabaho. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Kaya pag yun, nasa hulog na siya, hindi na siya gagala. Hindi katulad dati, di ba, ginagawa natin, iipitin pa natin ng dalawa. Kaya medyo mas mabilisan na yung trabaho ganyan. Nakipagpustahan sa akin si boss. Pag natapos daw niya ng alas 10, uuwi na. Eh, matatalo nga pala ako. Nakakatrabaho. Kung gusto niya, yan. Gayahin niyo lang yan. Napapabilis yung pagkakabit niyo ng mga hamba. Pag naglalagay po, o nagkakabit na kayo ng hamba. Ito, naka-rivets lang ito dito sa wall. No? Gamitin natin rivet. Alos nakakabit na. Palitaan na lang siya. Bubuhusan na lang. Ayun yung ating ano. Ayan. Nakarivets lang siya ng dalawa. Pinaka-guide lang niya. Tapos lang, pasuyo rin ako. Kunin mo na rin yung, na, hatakan mo ng tali doon kung nasa eskwala, ah. Itong hamba, na, dito sa loob. Para pag nag-tiles tayo, nasa eskwala. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ito na, ang ginamit niya ay, ano, double paring. Nagtipid na siya. Pero lalagyan pa rin naman siya ng pampatigas dito. Ano yun, Viagra? Hindi. Kahoy lang naman, or double pa, tubular na 1x2 or 1x1 pwede na. Pero mas maganda, 1x2. Eh, kakabit mo lang siya na palatak para mas matibay. Yan, para meron kayong konting mapupulot sa trabaho yan, lalo na yung may noon na yan, napakaliwanag. Kaya ito, minsan din natin problema pag trabaho natin na magbilis tayo. Liliwanag. Ito ang ginawa mo, lumiliwanag pa rin yung sa dilim. Basic. Oo, basic. Ayan. Ayan, meron na kayong napulot, no? O kunting kaalaman, sabi nga ni Ernie Barong. Napaka oh, para kang nag-basic na lang, sabi nga ni Boss Leng Leng. Ano man, oh, kung pinutulan mo, edi, ay pag tinanggal mo yung isuro, okay na. Ulisoy. Tapos ulisoy. I-screw niya na lang ulit. Isa naman pa ako nagagamitin niya. Ano, kapit na kapit talaga. Madali pa pong ilagay. Oo, madali pang ikabit.
Hindi lang pang pamilya, pang sport pa. Ayan, nagbubuhos na sila. O, ilan ang aloy niya? Dalawa. Ilan ang ano? Tatlo, boss. Ah, tatlo. Kasi palang dumakan yun, ha? Kaya ko papatoy yung talent ko. Okay. Magal ko eh. Kaya higit mo nga ni talent ko kanyan. O, well, di naman nila kita. Tari nga man ako. Wala ka tang kaya salamin. Kaya kami dalang salamin. Ay, salamin na lalang. Dami. Kuwarti ka sa... Di ba sabi mo meron kang pang welding? Subukan natin para tignan natin kung totoo yung ano. Problema ito. Dobling nga pa yun eh? Ano? Diba dwa ako kasi ato? Tapong niya banta. Okay. Basic. Very basic. Kailangan pag nag ano, huhulugan natin. Oh, eh, pupukaya nyo, iniyakan waka nyo nung makaka-vlog. Ibabatan. Mawakay. Mawapas ba yung, mawapas ba yung kapi? Ibig sabihin na pupuka ka nila. Ipag-vlog. Makapaya na yun. Dapat nagparay ka para alam natin. Ano makanan ito, Soy? Soy? Sumanay ako kapal ito. Baka masobran sa ano? Ayan, si boss, eh, nagbutas na siya. Ayan. Ayan, yung ating ayan, natapos na rin po yung ating bubong dito sa taas. Ayan, ito yung ating mga rage troll na ikabit na rin. Tapos yung mga, dapat yung mga kantuhan natin ay maayos yung pagkakatabas din mga katrabaho para malinis yung tignan. Ayan yung ating ano. Ayan, dapat itong mga kanto-kanto na to, lahat yan ay magkakatapat, no? Pag nagga-gutter po tayo, naglalagay tayo ng rage troll, no? Lalo na po yung dun sa dulo. Ayan. Halos magkakadugtong po yung rage troll natin. No? Napakalinis naman ang tignan. Nakatrabaho. So ayan po, Kenny, pakisuyo na. Yung may mga kalawang dito, punasan mo na rin, ha. Tanggalin mo na. Ayan, yung mga, kasi may yung mga pinagkalawang, ay kumisang bakit may nagkakalawang siya. Yung ano, pinagbarinahan natin kasi hindi na, minsan di natin siya na, ano, napapagpag o natatanggal kagad yung mga upos nung pinagbarinahan mga katrabaho. Ayan yung pinaka dulo natin, yung mga kanto-kanto, ayan, ha. Halos sa lapat naman po yung ano, yung mga dulo, yung mga kanto natin, bawat sulok, bawat kanto, halos tapat siya mga katrabaho. Yan, papakita lang natin kung paano tayo. Ito po kasi yung pinakamahirap na ginagawa pag sa mga agwa. Yan, dapat kasi nagtatapat-tapat po yung mga kanto nila, bali tatlong kanto po yan, or magmula dito sa ilalim, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Na dapat eh magtatapat-tapat yung mga kanto mga katrabaho. Ayan o, kaya iniikutan ko lang para makita ninyo. Mas mahirap po kasing gawin yung mga ganito, mga ganitong design, yung mga agwa, kaysa yung mga ano, mga naka parang parapet lang siya, yung diretso lang yung bubong mga katrabaho. Ito, tinatawag po dito ay bali gutter.
Yan sa gitna. Ayan, pag valley gutter naman, kailangan natin gamitin natin dyan. Stainless ang ilalagay nating valley gutter. Ayan po yung nakasalubong na dalawang, yung magkakasalubong na yero. Valley gutter po yung tawag dyan. Kaya dapat yung ginagamit natin dyan ay mga, ayano, mga stainless ang ilalagay natin. Kasi kung hindi siya stainless, kung minsan, yun yung unang nabubulok. Eh kasi pag nabulok yan, syempre, obligado tayong magbabaklas lahat tayo ng yero, lahat ng tapat ng valley gutter na yan, mga katrabaho. Yeah, kung meron po kayo ma-comment, bigay po kayo. Tapos ito pala, yung pinaka-gutter natin na yan, ay lalagyan pa rin natin ng screen. Dahil medyo marami pong puno rito, obligado natin siyang lalagyan ng ano, screen na paikot, no? Lahat po ng kanyang gutter, para walang dahon na magbabara sa gutter natin, lalo na dalawa lang yung butas niya rito, para yung tubig ay, para yung dahon ay hindi po mabarahan sa ating gutter, no? Mga katrabaho, sige, kayo na lang po ang mag-comment na bahala sa ating ginawang bubong dito sa Gatchawin, sa Barangay Gatchawin, Urok 1. Panayakan ang makapanigin ah. Gano'n Arjo, sa baba, nasa baba, nasa taas, laging nakapamewang. Yapin yung kain. Yapin yung babayan. Reklam. Yako na mo sa akin eh, araya mo kaya ngayon. Reklam mo ito eh. O bigay mo, baka akalaan nila eh. Lagi na lang nakapamewang. Siguro yung dapat nga palabas mo yung talent para alam nila. Ayan, ito po yung gagawin nating ano, manhole dito sa kabila. Halo, lalagyan na lang natin siya ng bisagra. Kaya mo, medyo makaya mo datang. Mas finish siya datang. Kesa kanina, yung tinga kasi mga niya. Ayan eh. Siguro tayo, nakukaya ko na. Yan naman, medyo tatagal ang kulay bagya. Ay ta. Yan kasi, yun, kung tutusin eh, naman pirouette ka niya nini. Parang off-white siya datang. Kakawani yung kumarketan niya. Halo, nang kasi yan sa CR na kaman at yun yung pasmil, mapapatag niya man yan. Taibang ko niyan. Yung ganyan, matatagal yung bagya kuli. Ito naman, tatagalan na kuli ang kanyang bagya ini, ito. Yan. Ang trabaho ang pinagpunan nila ng posi.
set. Sobrang po lahat ng ingredients ko. Tama. Is may masabi tayo sa kanya. Ba, 1 piece at